So yon, sabi ni Papi, walk around natin yung etong Fortuner namin. Let's go. Yung Fortuner na to ginamit namin sa road trip with the dogs. Pinatanggal ko tong middle row seat para maging dog car siya. Nabaklas ko yan. Ito lang yun naman yung tinanggal niya, yung middle row seat. Kasi 7-seater tong Fortuner. Tapos ayan, may latag-latag lang siya. Rubber mat. Yan. Sorry, pambaragan ko rin to. Yeah, medyo barag-barag na siya. Family car and minsan delivery car na rin pag hindi pwede yung pick up tsaka yung isang van namin. This is the steering wheel. Medyo sira-sira na rin siya. Tapos wala, may TV Plus lang kami dito. Tapos yung default screen niya. wala na akong pinalitan dito. So, yun lang naman. Tapos, yung likod sa mga automatic, no? Kasi nga, itong sa likod. Oh, so, yung back door, pag in-open. Ayan, diba? Mag-open. Wow! Yung labahan pa. Ayan, so, pag clean nose siya, rinig nyo, maingay. Yun. Tapos buti na lang sakto kasi sumara siya. Kasi nga, pinagawa na namin to kay Mang Ray. So, si Mang Ray, yun yung very, very magaling na. Basta auto shop siya, RCS auto shop, si Mang Ray, yung may owner nun. So, siya lang yung nakagawa nito. Trinay na namin lahat ng mga sinuggest dun sa Facebook page ko. But to no avail. So, hindi talaga gumana. Tapos, syempre, dinala namin to sa casa. Dinala ko to sa casa. Dun talaga unang pinaayos. Sabi nila, yung problema lang dito is yung goma. Itong goma na to. So, apparently, itong goma na to daw, para lang hindi mag pumasok yung water, ganyan. Tapos, itong goma na to, cost 6,000 pesos. So, akala namin okay na. Kasi nung sa casa din nila, nung trinay nila, nag-close naman, lumalapat. Tapos, nung pag-uwi sa amin, nung gagamitin na namin, di inangat na namin tong back door, hindi na ulit lumalapat. So yun yung frustrations namin ni mommy dito sa kotse na to. Kasi syempre pag aalis, kailangan iintay ka pa ng mga 30 to 45 minutes para mahuli mo siyang lumapa talaga. So yun. Anyway, ang okay naman siya. Tipid sa gas, sabi rin ni Paps nung drive niya to. Siya yung nag-drive nito eh. Tipid naman sa gas, tapos takes me to places, kasama ng mga family ko, so yeah, okay siya. Ang ayoko lang dito kapag nagbe-brake, hindi kailangan magaling yung driver and kailangan magaling yung driver magtimpla ng brake, kailangan smooth eh. Sobrang sensitive niya, konting ganun lang, parang ganun ka na. So nakakahilo siya, tapos sobrang tag-tag niya rin. So, kailangan very, very smooth yung pag-brake niya at saka pag-accelerate. Pero kahit anong smooth ng braking mo, may mga unfortunate na pagkakataon na mangyayari sa Fortuner mo. At ang tawag dyan, aksidente. Kalma lang guys, wala naman nasaktan. Ang brother ko na nagda-drive ng Fortuner ay safe naman. Andito kami ni Papi para i-facilitate ang pagdala sa repair shop. Ayan o, nag-traffic pa siya, saka nagmagaling na naman sa damage assessment. Ano na to? Plastic na to? Kompleto? Oo. Ha? Walang basag? Wala. Ayun, lipit ka doon. So, kira. Nakaka-stress, pero hi, more ingat na lang next time. So, ayun lang. So, andito na rin lang naman tayo sa Banaue. Kain na tayo sa masarap Chinese foods. Saan ba? Tingnan natin. Chowking.
JDM number 1. Ayan, ngayon papunta tayo sa isang lugar na punong-puno ng mga urban legend, kontrobersya at saka duda, no? Pero sikat na sikat 'to sa mga automotive community. Pero bago ang lahat, shoutout muna sa Antipolo Lifestyle para sa Polo kung scooting-scooting. Punta tayo dito sa lugar na napaka-mystical, puno ng alamat, urban legend, at puno ng kontrobersya. Basta samahan nyo ako. Sit back, relax, at samahan nyo. Let's go. Montage, sequence, go. No? Natuntun din natin ang Kapalakang Pampanga. Oh. Ha? Ikaw, oh. Kaway. Maya pagkakalapon! Maya pagkat panapon po kay kayungan! Yan, okay. Ito, Kapampangan, nasa Pampanga kami, sa Apalit. Bumibilim kayo sa si Boss Ramon Bendista. Ano masasabi mo dun sa mga nagsasabi na kung saan-saan daw nanggagaling mga pesa sa Apalit, Pampanga? Boss! Banata mo. Lahat na nanggagaling ng pesa ng Pampanga nanggagaling sa insurance sa Manila. Oh. Binibid namin po yan. Oh. Lahat po yan, binibid namin yan. Quality yan. Yung mga haters dyan. Sabi, mga galing daw sa Karnap yung mga Apalit, Pampanga. Shout out po sa nanay ko. Legal to. Bibit kami, boss. Pilipinas din galing yan. Oo, oh, Pilipinas, boss. Totoo na bang gano'n yan? Oo. Oh, ginakakalan namin, nirepair. So, si Ryan? Nung kinuha namin. Hindi? Ngayon, hindi na. Nasaan na? Nasaan si Ryan? Wala na, boss. Wow, magic. Ayos, sensor. Sensor. Ito, ito. Okay. Hood. Ito yung headlight. BBM headlight. Ayan yung ano, lista ni Mang Ray. Hood, headlight, bumper, taglamp cover, hood hinges, bumper bracket, digital slug. Hindi original to. Kasi yung basa niya sa hood, may H. Baga, ano to? Picture, ali! Picture daw. Siyempre, radiator wasak din. Lazada Racing na lang yun. Sumuro sa Banawi to? Mas muri sa Pampanga sa Banawi. Talaga? Oo! Nagagaling ng pesa ng Pampanga sa Banawi! Ha? Sa Banawi galing pesa nyo? Oo! Hindi! Yung pesa ng Pampanga nagagaling sa Banawi. Dinadala namin dun, boss. Baliktad ka eh. Pesa ng Banawi nagagaling dito sa Resami sa Pampanga. Yun! Shout out, Boss Pogi, Boss Yo! Ayan. Julius! Aguilar! Pagka pala ka ng Palit Pampanga, yan, nasa Pampanga po kami. Set up, Boss Yo, Boss Pogi. Set up namin si Boss Yo, Boss Pogi. Yan. Malakas talaga boses na ito, no? Pang Kristo. Ha, pang Kristo. Oo, pwede. Ayun o, nilalagay na nila yung mga pyesa natin para isang bitbita na lang. Ayun yung bracket, oh. Oo. Ayun yung BBM. Ayun yung grill. Itong room na dito. Boss, ang dami mong binili. Yung bumper, bigay ko na sa'yo. Libre. Ayun o. Ayos ah. Thank you ah. Hello, welcome po sa Pampanga. Welcome po kayo sa Pampanga. Punta po kayo dito sa Pampanga. Maraming pyesa dito, boss. Mga pyesa namin, puro sariwa, puro brand new, surplus, original. Hindi po sa galing sa Karnap to, puro galing to sa mga kasa, nagbibit po namin ito, ayan. Huwag po kayong matakot din sa Pampanga, mababait yung mga tao dito. Tama, huwag makinig sa chismis. Huwag kayong makinig sa chismis ha, wala kayong makukuha sa chismis. Ang chismis pala si Ramon Bendista, pagwapo sa personal. Ngayon ko lang nakita to, idol ko to eh. Masanting! Masanting ang lalaki yaw! Malago! Ayan ang Kapampangan. Oh, Ramon Bantita, manyaman! Manyaman! Sabi naman manyaman. Masarap! Yun, masarap! Opa. Thank you! Oh, Sir Christian, Sir Michael, thank you ah. Masa oh. Traffic dito sa Apalit. Thank you. Salamat. Alright. JDM number one. Thank you! Love you! We'll be right back.
Wow, ang laki pala nito. Oh no, yun na. Nakakuha ka nila ganito. Ito yan. Not the great. Pang galing mo talaga, boss. Yung bumper, mabugmano ba yan? Maliligtas pa yan? Maawa ka naman sa akin. Meron ako. Hi! Kulala siya, pero pagkalala, kinakagat ka agad yun. Siyempre, sila mo pa. Wala lang kalala yan. Sila mo yung ano, hindi ka kagalang siya tayo ng walkway. Wala problema, makikal mo dyan. O, ito, pwede pa to. Kaya niya po ba yun? Baloktot to eh. O, na-repair na nga namin, baloktot to eh. Ito, yan. Biling o. Ay, oo nga. Wow. Klase yun. Ayan. Isa parang sa kita, no? Saan? Ayaw ko. Siya na silver. Ha! Ano ba yan? Ako, dyan pa talaga. Tinumisa. Ayan, original. Okay to. Ayan po yun. Oo. Parang wala nangyari ah. Ayan ang biyak niya eh. Oh, ang galing. Paano niyo po nagawa yun? Kininang tapos wala galing sa porta niya. Pero ayos lang plastic ko. Pagkandalian na yan, okay na yan. Bikibelo lang. Galing. Ito na yung box type ni Papi. Ito yung pinakauna namin kinuha. Pero andito pa rin siya. Bakit? Ba't ayaw mong kunin? No parking. Kasi wala pang parking. Bait nila Mang Ray. Ito mo. The number one dash cam brand in China. Ayan! Good items, DDPI Z50. Nakakabit sa Nissan Navara ni Rachel Imperial. Alam naman natin na niregalo ko sa kanya yan bilang new car gift. No, yes. Nung pinabless natin tong Navara na to sa Manawag. Ayun. And so far, no, tatanungin natin si Miss Rachel kung ano ang experience niya dito sa DDPI Z50. Kamusta naman? Kampante, first of all. Aha. Kasi alam ko 24 hours siya. Or basta non-stop yung recording niya kahit naka-off yung car. Ayun, pina-install nga pala niya to sa DDPI mismo. Para i-hardwire yung camera sa kotse niya para yes. 24/7 yung recording, no? Yeah. Before, parati siyang nakapark sa labas. So, mag-alert siya. Pag in-on ko yung car, yun na may alert na na parang may collision, blah, blah, blah. So, i-connect ko na lang siya. Nakakonnect na siya sa phone ko. Tapos dun ko na may kita. So, yun. Nakita ko yung nakabangga dito sa ano. So, meron na siyang gas well, at least alam mo kung sino yung nakadali, yeah. Diba? Yeah. Tapos yun, sobrang linaw. As in, kahit madilim, yun talaga yung important. Oh guys, ito pala si DDPI. Front and back camera yan. Ano? So, yan. Ano? Yung coverage niyan, 24/7, front and rear. Ayan, no? Rear camera. Ayan yung parating. Boog. No. Oh, yan. Front camera naman. Tapos, ayan si DDPI. Ayan siya. On the lookout. Always on the lookout si DDPI. Oh, diba? Super cute. Ayan, ano? Tapos, syempre, alam naman natin yung Fortuner ni Rachel na bangga. Eh, walang dashcam yun. Nga eh. No? Bibigyan mo ulit ako? Oh my God! Grabe ka naman! Hindi nga! Buksan mo! Walang bawian ah! Akin na ito! Si Andy ko yan. Buksan mo! Oh my God! Love DDPI. Meron na kaming connection eh, DDPI. Ito naman, Z40. Ito ang best-selling dashcam ni DDPI.
Kung nagagandahan ka dyan sa DDPI Z50, magagandahan ka rin dito sa DDPI Z40. Yeah! Oh, ayan. Yeah, syempre, oh lagay mo sa Fortuner. Oh my God! 1944p resolution. Tapos, same goodness na itong Z50. As usual, built-in Wi-Fi tsaka GPS. So, halos lahat ng mga goodness na nakikita mo dito sa Z50 nandyan sa DDPI Z40. O, ayan. Oh. Ayos ba? Yeah. So importante malagyan niyo ng dashcam yung mga sasakyan niyo. Yes. Tapos yung mga mahal niyo sa buhay. Lalo kung park kayo ng park sa kung saan-saan, yeah. Ganun. Ayun, pwedeng ring picturean mo yung mga magagandang eksena na napuntahan mo, ganyan. So parang meron kang pang-post sa Instagram or sa Facebook, di ba? Tsaka ito, alam ko may GPS to eh. Malalaman mo kung saan saka nakarating dahil dun sa app. O yun, ano? Good items, itong DDPI dashcams. Mas lalo silang hindi aalis. Meanwhile, habang naghihintay sa pag-aayos ng Fortuner, mamasyal muna tayo. Ito, highway chill lang. Kahit may nagbababad sa overtaking lane na mabagal, tapos abangan nyo, may sorpresa yan. Wait, may punta doon, sa San Fernando. Uy! Parang gago naman tong ang puta naman eh! Sorry na sa colorful words, no? Ay nako, makigood vibes na nga lang tayo dito sa Bataan kung saan nagbukas ang Agila Glass ng branch dito sa Dinalupihan. Ang ganda ng location, no? Gitna ng Zambales, Pampanga, tsaka syempre Bataan! Ayos ba, ma'am? Ayos! Ang windshield namin, ha? Okay, ako bahala sa'yo si Agila pa. Fortuner, sagutan ni Madam. Agila Glass number 1. Happy si Mom Gigi. Alam na ha. Ayos ba? Yes. Yes. Special pa more. Habang nandito sa Bataan, ihatid natin si Bebelin dito sa Dambana. Dambana ng Kagitingan sa tuktok ng Mount Samat kung saan sa ganda ng view, ikaw ay mapapa I love you. Isuko kaya niya sa akin ng Bataan? Several days later. Ito na, good na, tapos kayo God you mo. Buksan mo na yung mata mo. Ba? Surprise! Tapos na. Taraan! See you. Thank you so much nila Agila Glass sa mga homes sa Pampanga and of course si Ma'am Ray or CS Auto Shop. Thank you so much Ma'am Ray and sino ba? May umaano sa likod ng camera. Ilang ano nito? Ano? Project director. Ang repair o. Siyempre kay Bobby Bear o. Maano nga dyan? Madakta nga dyan? Thank you so much, Dakma Palmore. Mayami only Dakma. And to myself, for paying. For being the insurance yourself. Okay, so, ayan. So, wag pa tayo kong sa inyo. Prevention is better than cure. Ingat kayo. Ayan, 100% focus kapag nasa drivers. So, hindi na mahalaga kung sino yung may kasalanan. Ang mahalaga, walang matay. Morbid kasi walang nangyaring seryoso. Walang namatay. Then, nagamot yung mga nasira. So, ayan. Grabe. Ang galing. Adam, good as you know. Ayan, thank you for watching. Bye. Oh, ayun na nga. Sabi nga ni Bebelin, maraming salamat sa mga tumulong, saka ingat po tayo lagi. Laging mag-pray sa bawat biyahe. JDM number 1.